I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Hi guys! Welcome back to my Mary Biblical Teach Channel. Kumusta na po kayo at nawa po ay sumaatin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Okay guys, ang ibabahagi ko po sa inyo sa videong ito ay ang pangalawa po sa ating mga tinatalakay dito tungkol sa pananagutan ng isang tao upang gumawa or trumabaho. At ang pangalawa pong ito guys ay magpawis ka, magbanat ka ng buto na mababasa po natin sa Genesis chapter 3 verse 17 hanggang 19. Ang sabi po dito sa Genesis chapter 3 verse 17 hanggang 19, hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hirang, nang iyong kainin niya ang bungang bawal, sa nangyaring ito ang lupang tanimay, aking susumpain magpakailanman. Ang lupaing ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damutinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakanin. Upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Kung mapapansin niyo po guys sa talatang ito ay mahalagang habilin po ito ng Diyos sa mag-asawang Adan at Eva para sila ay mabuhay, para magkaroon sila ng pagkain, para magkaroon sila ng kanilang mga pangangailangan sa buhay ay kailangan po nilang magpawis, kailangan po nilang magbanat ng buto or maghirap bago po sila talagang makakain, bago po sila magkaroon ng kanilang mga pangangailangan or para po mabuhay yung kanilang buong pamilya. So, hindi lamang para sa kanilang mag-asawa, kundi para po doon sa magiging mga anak nila ni Adan at saka ni Eva. So, itinuturo po ito ng Diyos sa mag-asawa pong ito. Kaya nga po guys, kung mapapansin nyo po doon sa talata na aking binasa kanina sa Genesis chapter 3 verse 17 hanggang 19, mayroon po tayong dalawang mahalagang bagay doon na dapat nating tandaan na binanggit po ng Diyos kay Adan. Patungkol po doon sa lupain na pinagkatiwala po sa kanila na kailangan nilang pangalagaan at pagyamanin. Sabi po doon sa Genesis chapter 2 verse 15. So, tinalakay po natin yun sa una nating video. So, yung dalawang mahalagang bagay po guys na dapat nating tandaan dito sa Genesis chapter 3 verse 17 hanggang 19, yung binanggit po ng Diyos dito na yung una guys ay pagpapawisan mo habang nabubuhay, pangalawa ay magpapakahirap ka hanggang sa malibing. So, napapansin niyo po ba yung dalawang mahalagang bagay na yan? Pagpapawisan mo habang nabubuhay, magpapakahirap ka hanggang sa malibing. Dito po guys, sa dalawang mahalagang bagay na binanggit po ng Diyos kay Adan, dito sa talata po na aking binasa, yung dalawang mahalagang bagay na yon na pagpapawisan mo habang nabubuhay, magpapakahirap ka hanggang sa malibing. Meron po itong mahalagang aral at turo ang Diyos sa panahon po natin ngayon, maging sa susunod pa nating mga lahi at henerasyon. Yes. Na ang ating sariling pagkain at pangangailangan sa buhay ay dapat po nating pagpawisan, dapat paghirapan, or dapat pagbanatan ng buto. So, yan po talaga ang mahalagang aral at itinuturo ng Diyos sa atin sa talatang ito at sa dalawang mahalagang katagang ito na binanggit po ng Diyos kina Adan. Ang ibig sabihin lamang dito guys sa mga salitang ito na pagpapawisan mo habang ikaw ay nabubuhay, magpapakahirap ka hanggang sa malibing, ang ibig sabihin lamang dito guys, uulitin ko po uli, ay huwag po tayong palaasa, huwag tayong aasa sa tulong or bigay ng iba. Huwag po tayong mahirati, huwag po tayong masanay sa tulong
or bigay po ng iba. Or huwag po tayong mahirati or masanay na tinutulungan at binibigyan tayo ng iba. Ibig sabihin lamang dito guys, ay huwag po tayong mahirati, huwag po tayong masanay na palagi na lamang tayong aasa sa tulong at bigay ng ating mga kamag-anak, ng ating mga kapatid, ng ating mga magulang at ng iba pang mga tulong na galing sa iba. Hindi po masama guys ang tumanggap tayo ng tulong or bigay ng iba. Hindi rin po masama ang mayroong taong magbibigay sa atin. Dahil baka nga yan ay blessing na galing sa Diyos. Pero kung mahirati na tayo sa bigay or tulong ng iba at ayaw mo nang kumilos, ayaw mo nang gumawa, ayaw mo nang trumabaho, abay, hindi na po tama yan. Meron po kasing mga magkakapatid guys or magkakamag-anak na may umaangat sa kanila. May mga umaangat sa magkakapatid, may mga umaangat sa buhay sa mga kamag-anak. At ito pong mga kamag-anak or kapatid na hindi pa nakakaangat sa buhay ay magpaparinig po sila sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga kapatid na porque umasinso lang daw sa buhay ay hindi na lumilingon, hindi man lang daw tumutulong sa kanilang mga pangangailangan. Nakikita naman nila daw na hirap sila sa buhay, tapos sila naman ay nakakaangat sa buhay, tapos hindi man lang daw tumutulong sa kanila, yung mga ganun. So nagpaparinig po sila at sumasama po yung loob nila doon sa kanilang mga kamag-anak na umangat na sa buhay or doon sa kanilang mga kapatid na umangat na sa buhay. Hello guys, hindi mo alam or hindi po nila alam kung ano yung hirap na kanila pong pinagdaanan bago po nila narating yung maginhawang buhay, di ba? Yes. Hindi po nila alam yun kung ano yung gaano kahirap yung kanilang pinagdaanan bago po nila narating yung ginhawa ng buhay. Kaya talagang sa mga dumaranas talaga ng matinding hirap bago po nila narating yung ginhawa ng buhay. Talagang nature po yan ng tao. Hindi sila basta-bastang nagbibigay eh. Maliban na lang talaga kung tinats ng Diyos ang kanilang mga puso para ibigay yung kanilang mga pinaghirapan. Pero ang nature po kasi ng tao, kapag pinaghirapan niya ang isang bagay, hindi po niya basta-basta yan ibinibigay. Diba? Yes. Kaya huwag naman po tayong magpaparinig ng anumang mga salitang pampatama doon sa ating mga kamag-anak na umasinso na sa buhay at mga kapatid na umasinso na sa buhay na porque umasinso na sa buhay ay hindi na lumilingon or hindi na tumutulong sa kanilang mga paghihirap. Sa halip po na tayo ay magpaparinig doon sa mga kamag-anak na umasinso na sa buhay, mga kapatid na umasinso na sa buhay, gawin din po natin yung ating dapat gawin kung paano nila yun narating sa buhay. Kung pinaghirapan po nila ng tudo yun bago nila narating ang ganong klaseng buhay, dapat ganun din po ang gagawin natin. Maghirap din po tayo ng tudo, magpawis din po tayo ng tudo, magbanat din po tayo ng buto ng tudo para marating din po natin yung ganong klaseng buhay. So huwag po tayong maingit doon po sa ating mga kamag-anak na masinso na sa buhay. Huwag po tayong maingit doon sa ating mga kapatid na medyo umangat na sa buhay kasi ginawa po nila lahat yon. Sabi ko nga kanina, hindi natin alam yung hirap na kanilang pinagdadaanan bago po nila narating ang ganong klase ng buhay. Bago po nila narating yung ganong ginhawa ng buhay. Kaya huwag po natin silang pariringgan ng ganon. Pagkos ay magsikap din po tayo ng ating sarili para marating din po natin yung kanilang narating sa buhay. Ganun dapat, 'di ba? Wala dapat inggitan at wala dapat parinigan, 'di ba? Kasi nga ang tinuturo ng Diyos sa atin dito or pananagutan ng isang tao ay para gumawa at trumabaho. 'Yan. 'Yan po yung ating dapat na tandaan. So para mabuhay tayo, para mabuhay yung ating sariling pamilya at magkaroon tayo ng ating mga pangangailangan sa buhay, ang kailangan po nating gawin ay magpawis tayo habang buhay, magpakahirap tayo hanggang sa malibing. Yan po yung tinuturo po ng Diyos kay Adan at saka kay Eva.
na tinuturo din po ng Diyos yan sa atin sa panahon natin ngayon. At ituturo pa po yan hanggang sa mga susunod po nating mga henerasyon o susunod ba nating mga lahi. Yes. So, hindi po yan nagbabago yung habili ng Diyos na yan sa panahon nila ni Adan, sa panahon natin ngayon, at maging sa panahon pa po ng magiging susunod na lahi or henerasyon. So, gaya nga po ng binanggit ko po kanina guys, uulitin ko lang para ma-remind po tayo na ang ibig lamang sabihin dito sa salitang magpawis ka habang buhay, magpakahirap ka hanggang sa malibing, ibig lamang sabihin dito ay ang lahat ng ating po mga pangangailangan sa buhay, kailangan or dapat po nating pagpawisan, dapat po nating paghirapan na hindi tayo umaasa ng tulong or bigay ng iba, na hindi tayo mahirate or masanay sa tulong or bigay ng iba. Yan po talaga ang pinupoint ng Panginoon po dito sa talatang ito. At saka po guys, dagdag ko na rin po na mas masarap pong kumain at mas masarap pong ipakain sa ating mga pamilya yung sarili po nating pinagpawisan, yung sarili po nating pinagbanatan ng buto or pinaghirapan. Masarap kumain galing sa sarili nating pawis, di ba? At least po guys, kahit mananaba man ang ating mga anak or ang ating pamilya sa pagkaing inihahain natin sa kanila, at least sarili nating pawis galing. Sarili nating pinagpawisan at pinaghirapan yan, at hindi pinagpawisan at pinaghirapan ng iba, di ba? At isa pa maganda po dito guys, wala pang manunumbat sa iyo pagdating ng huling araw, di ba? Ang masakla po dito kasi guys, kapag tayo po ay nahirati sa tulong at bigay ng iba, tapos yung tumutulong sa iyo, nagbibigay sa iyo, dadating yung panahon, dadating yung araw na hindi kayo nagkakaintindihan, di ba? At isusumbat sa iyo lahat ng tulong na binibigay sa iyo, isusumbat sa iyo lahat ng bigay sa iyo. Yan ang nakakatakot at dapat nating iwasan sa ating mga buhay. Yung walang taong susumbat sa atin pagdating ng panahon. Kaya kailangan talaga dito guys ay matuto tayo talagang sundin kung ano yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. So, yung sarili nating ikabubuhay, yung sarili nating pangangailangan sa buhay ay dapat po natin talaga yung pagpawisan, paghirapan or pagbanatan ng buto para wala pong ibang taong susumbat sa atin pagdating ng panahon. Ang pangalawang aral at turo po na mauunawaan po natin or maiintindihan po natin dito sa salitang magpawis ka habang buhay at magpakahirap ka hanggang sa malibing, ibig sabihin lamang dito guys, gamitin po natin yung ating sariling lakas, ang ating sariling bisig, ang ating sariling mga kamay na binigay ng Diyos para magtrabaho, para gumawa, para tayo at ang ating pamilya ay mabuhay at magkaroon ng iba't ibang pangangailangan sa buhay. So, gamitin po natin yung ating sariling lakas, bisig, kamay para trumabaho o gumawa. Dahil yan po ang pangalawa sa mga pananagutan ng tao upang gumawa o trumabaho. Ang magpawis ka, ang magpakahirap ka, or magbanat ka ng iyong buto. Uulitin ko po guys, yung pangalawa po sa pananagutan ng tao upang gumawa o trumabaho. Magpawis ka, or magbanat ka ng iyong buto, na mababasa po natin sa Genesis chapter 3 verse 17 hanggang 19. Ayun. So muli guys, abangan po natin yung part 3 ng ating pong dinidiscuss ngayon sa sunod po nating video. At dito lamang po yan natin mapapanood sa Merly Biblical Tips Channel. At nawa po ay nakatulong po sa inyo kahit papaano yung aking pong ibinabahagi patungkol po dito sa pananagutan ng tao upang gumawa or trumabaho.
So, subaybayan po natin guys yung susunod po nating video na karugtong pa rin po dito sa ating pong tinatalakay. So, marami pong salamat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Bye-bye!